Hi guys! Welcome to my vlog, and for this video, itutulungan ko yung lula ko sa pag-prepare ng lulutuin. And for this video, magluluto kami ng gulay para sa hapunan. So yun na nga, tinulungan ko siya. At so ngayon, maglilinis ako ng kalahap para sa lulutuin namin. And then, kumuha na din ako ng lamas para makapag-prepare na para sa nagigisahin natin. So we have here in ahos at bumbay. So yun na nga, ihiwain na natin siya ng pino para mas mabango siya. Go girl, kaya mo na. So yun nga, kita na nga, hiniwain na natin ang lamas para sa lulutuin. At sa ngayon, huhugasan natin yung gulay na hinahinid na namin ni Lola. So, hindi pala siya tangkong, balatong pala siya, guys. Sorry, nakalimutan ko yung name. So, ngayon, naglagay na ako ng mantika para mainit na. So, hinihintay ko na lang mainit yung kala. At habang hinihintay ko, ay tinulungan ko yung lula ko para tapusin ang hindi pa natapos. So yun guys, tinulungan ko siya para mapadali na yung pagtrabaho. Shout out pala sa nanay ko, hindi alam na binibidyohan ko siya. So ngayon is ramdam ko mainit na yung kalaha, kaya kinuha ko na yung ahos. Oo. At tinuloy ko naman yung bumbay. Minimix ko ito hanggang sa maluto na. At yun, tapos na. At ngayon naman, nilalagay ko yung gulay. Naparami yung gulay kasi madami kaming kakain ngayon. So yun nga, minikos-mikos na ni Intan. And syempre, hindi kompleto yung lulutuin namin ni nanay kung walang tuyo. At naglagay na rin ako ng asukal para hindi maalat. Kasi sabi ni nanay, ayaw niya daw na maalat. Ginawa kong content yung pagluluto kasi isa rin doon sa pamamaraan para makatulong sa ating pamilya. Sinakpan ko muna at hinintay ko na lang na kumulo yung niloto ko. At habang hinintay ko yung gulay, tinulungan ko ulit si nanay para mapadali yung paggalaw niya kasi sabi niya naiihi na daw siya. So ngayon nga, hinihintay namin na kumulo kaya nag-chicken minutes muna kami nanay. So ayun na nga, nakikita na naman, malapit nang matapos. At ngayon, tinilidan ko na kasi kumulo na. At yun nga, minikos-mikos na naman ni Intan. At bumalik na naman. So yun nga, naihi na talaga si nanay, kaya ako na yung pumalit sa pwesto niya. Ako na lang yung nagtapos para pagbalik niya, isura na siyang gagawin. Kasi kanina pa kasi siya nag-prepared ng gulay. So habang nasa CR si nanay, is ako naman yung nagtapos ng gawain niya. So yun na nga. Okay, so ramdam kong parang huto na, kaya titikman ko muna. Yes. At
Ramdam kong parang matabang, kaya nilagyan ko ng asin kasi kanina hindi ko nilagyan. So yun nga, tinakpan ko na naman. At yun, tapos na. At pagkatapos ko na mga magluto is niligpit ko na yung mga gulay na ano. At yun na nga ang yung table, nilinisan ko na. Para kakain na kami ni nanay at ng iba pa. So yun na nga, habang naghuhuga si nanay ng pinggan, is ako naman yung nagliligpit ng lamesa para mapadali na yung proseso. Kaya pinanasan ko na yun. So, yun lang guys. Bye!